lagi pong delay ang sahod ko dito. Simula po nung unang buwan ko dito hanggang ngayon po, laging delay po ang aking sahod dito. Tulungan nyo naman po ako. Gusto ko na po umuwi po sa Pilipinas. At bukod doon, hindi siya nakakakain. Isang bilis lang po sa isang araw. Noodles lang po, ma'am, eh. Saka isang tinapay. Tinapay. Ang kinakain sa isang hindi po kaya. Princess, kailan ka huling nakatanggap ng sweldo sa amo mo? Wala po talaga akong hawak at 5 piso, ma'am. Sige, we will find out kung bakit ganun. Bakit hindi siya pinapasahod? Papupuntahan natin. Princess, ano ka lang dyan, ha? Magpakatatag ka lang muna dyan, ha? Nandyan na, parating na ang OWA dyan sa'yo. Ngayon, nandito na tayo sa NAIA Terminal. At syempre, kasama na natin si Sir Angelito, ang Mr. ni Ma'am Princess at kapatid na si Sir Francisco. So, unahin muna natin, Sir. Ngayong araw po, Sir, ay ang pagdating at pag-uwi po ng kapatid ninyo. So, anong nararamdaman nyo ngayon, Sir? Masaya po. Dahil gustong-gusto na namin makita ng personal, eh. Yan po talagang gustong-gusto makita kasi gawa na nangyari. Eh, syempre, kami nalulungkot. Gano'ng nangyari sa kanya doon. Si Kuya, ano pong nararamdaman nyo? Parang masaya po, ma'am. Makakaingaw ng maayos at wala na pong iisipin pa. Ngayon kuya, mag-aantay lang tayo ng kaunting minuto na lang dahil nakalanding na ang eroplano as per OWA natin na sumalubong kay Ate Princess at antay na lang po natin siyang makalabas po ng airport. Princess, welcome back po sa Pilipinas. At kami po ay masayang-masaya nila Senator at nakauwi po kayo ng ligtas. At anong nararamdaman niyo po ngayon, ma? Masaya na, natatakot. Kasi ano bali, nagka-trauma ko sa amo ko. Gawa ng ang dami ko sa kanyang naranasan. Tapos bago ako umalis doon, hindi niya sa akin binigay yung gamit. Tapos yung mga requirements ko lahat. Tapos ano, galit pa talaga siya. Hindi siya makamubon sa akin. Pero ako, masabi ko sa kanya, pasalamat pa rin ako kasi hindi nila ako sinaktan. Tapos nakauwi pa rin ako ng buhay. Ginawa ko lahat ng deserve ko para sa kanila. Pero kung ano man yung kasalanan ko sa amo ko, nahingi ako sa kanya ng sorry kasi. Sana maintindihan niya ako kasi bilang isang ina, gusto ko rin makita mga anak ko. Ngayon kasama naman natin ang mister ninyo, ma'am. Sir, anong nararamdaman niyo at masasabi niyo na finally nakauwi na po si Ma'am Princess? Sobrang masaya po. Safe po ang gamot yung asawa ko. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo, ma'am? Miss, tataba ka. Ako bahala. Na-miss mo, sir. Sobra. Maraming salamat po kay Sir Rapid Tool po, saka sa mga staff po tumulong sa amin. Maraming salamat po. Anong mensahe niyo, sir, sa kapatid niyo? Ang sa akin na lang, kung magdi-decision siya, yung talagang pag-iisipan niyo muna maigi. Kasi mahirap. Baka makauwi na naman sa ganyan. Buti na yung kahit papaano, nakahanda siya. Kung masusunod talaga, ayaw ko na siyang palisin ulit. Kaya lang, di ko naman hawak ang kanyang desisyon, eh. Siya pa rin naman. Kayo naman, ma'am, anong masasabi niyo sa kapatid ninyo, kay sir na lumapit po sa programa, pumunta sa studio para po makauwi na kayo. And finally, nakauwi na kayo ngayon, ma'am, at ligtas. Yun po muna ang unang-una nating priority ngayon. Ano, nagpapasalamat ako sa kapatid ko, sa asawa ko, kasi ginawa nila yung para makuha nila ako sa amo ko. Sir Idol, thank you po sa pagtulong niyo sa akin kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Saka unang-una po, nagpapasalamat ako kay God kasi siya rin ang nag-guide sa akin sa lahat ng naranasan ko sa siyam na buwan, sa Jordan, saka sa shelter. Maraming salamat din sa mga nagtulong din sa akin. Binuhay lahat, lahat ng kailangan talaga na pag nadapa ka, kailangan mong tumayo para sa sarili mo at sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas. Kaya proud ako sa lahat ng mga DH. Kahit naghihirap kami, pero may pangarap kami sa lahat para lang may taguyod ang pamilya sa Pilipinas. Okay, and of course, isa rin, ma'am, na naging instrumento natin para makauwi kayo ay ang ating OWA sa pamumunungan ni Sir Arnel Ignacio at kasama natin ngayon ang staff na nag-accommodate at sumundo kay Ma'am Princess. So, thank you so much po sa OWA natin. At in behalf of Senator, parating po natin kay Sir Arnel na isa na naman po accomplishment at nakapagpauwi po tayo ng OFW natin. Maraming salamat po kay Arnel Ignacio dahil po sa kanya natulungan po yung kapatid ko makauwi. Maraming salamat.
kasi nila nagsalubong sa akin doon mismo sa ano. So ma'am, hindi pa naman ito ang huling pagkikita natin dahil mayroon pa pong may-assist ang programa ni Senator. So sige ma'am, titingnan natin kung baka mayroon pang may-assist na livelihood assistance ang OWA. Of course, si Senator, open din po ang programa niya para po makatulong po sa inyo. Hahatid na namin kayo ma'am sa inyong bahay para po makapagpahinga na kayo at makikita tayo ulit ma'am para po sa mga maitutulong pa namin ma'am sa inyong pamilya. Okay po? Salamat po, Idol. Kaway ng maayos yung aking kapatid. Maraming maraming salamat po. Okay, ito na ngayon. Kasama na natin ulit si Ma'am Princess and si Sir Angelito. And again, welcome back, Ma'am, sa Pilipinas. Ito po kayo since mga unang araw niyo, Ma'am, dito sa Pilipinas. Bali po, nanibago. Pero okay na, naka-adjust na, naka-recover na din. Tapos medyo nawala-wala na din yung konting trauma. Kasi syempre, marami pa rin pinagdaanan pagdating talaga sa ibang bansa. Hindi talaga siya madalian, pero kailangan. Ganun pa rin, maglaban pa rin. Mag-isang taon din kayo, di ba, sa Jordan. So, ano yung mga na-miss mo, ma'am, pag-uwi mo dito sa Pilipinas, maliban kay Sir? Bali yung ano, pagkain, tapos yung klima dito sa atin. Tapos, syempre, yung panibagong buhay, panibagong plano, kung paano ka mabubuhay uli dito. Tapos, yung plano ni God para sa'yo. Kasi, syempre, nanggaling ka doon, kailangan pa rin, laban ka pa rin. O kaya, syempre, bagong buhay para sa atin. Ikaw ba, ma'am, may balak pa or pinag-iisipan mo pa? Wala po kasi unang-una talagang mahirap din talaga mag-ibang bansa. Kung sa tutusin na, tama nga naman, kung kikitain mo lang naman na ganun yung sahod, kitain mo na lang din naman dito sa Pilipinas. Kasi dito sa atin, mas safe pang magtrabaho kaysa sa ibang bansa. Marami kang papagdaanan na hirap. Tapos yung trauma sa pagkain, di paras dito sa atin, malaya kang nabubuhay at magtrabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, so anong gusto mong sabihin sa kuya mo na pumila sa programa kasama ang mister mo and nag-effort talaga? And ngayon, isyo siya sa dahilan kung bakit ka ngayon nandito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi ginawa niya yung responsibilidad niya sa akin bilang kapatid at hindi niya ako pinabayaan kahit sa hirap ng buhay na nandun ako sa Jordan. Kasi unang-una, wala na kaming nanay-tatay pero siya pa rin ang sumalo bilang isang tatay at nanay sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa kapatid ko na yan. Ngayon naman kay Sir Angelito. So sir, nung kayo ba, agree ba kayo nung una na lumipad si ma'am sa Jordan or ayaw niyo sana supposedly? Yung totoo lang talaga, ayaw ko. Kasi marami na po ako nabalita na mahirap ang trabaho ng DH. Kasi shoulder mo lahat yan, all around baga, yung trabaho. Lahat ng pwede mong gawin, gagawin mo doon. Ngayon, kinumpranta kasi yan, sabi ko, pag-isipan mo yun. Napag-isipan naman niya at supportahan ko daw siya. Ano yung ginawa ko? Sinuportahan ko na lang. Bago magkapagpatulfo si ma'am, nagsumbong sa inyo. So ano nang tumakbo sa isip niyo, sir, no, na yun pala, hindi na pinapakain, ibang-iba na yung trato sa kanya doon? Tatakot na ako kasi gano'n na, una pa lang yun, hindi na pinapakain, paano pa akong saktan. Ang ginawa ko, nag-complain ako sa agency na gano'n niya. In-explain ko sa lahat ng agency na yung kung ano yung sinabi niya, sinabi ko rin sa agency. May ginawa ba? Anong sabi ng agency niya? Ang agency dito, gumawa ng paraan, pero pagdating talaga sa Jordan, ang agency ko, wala silang ginawa. Kasi kung sa tutusin, nag-request na dinala ako sa agency. Pero anong ginawa ng agency sa Rivera, sa Jordan? Ang ginawa nila, ang sabi nila sa akin, kung wala kang pambayad sa ginastos ng amo mo, tapusin mo ang kontrata mo at kung uuwi ka, shoulder mo yung pamasahe mo at magbabayad ka
ng mga ginastos at yung iiwanan mong buwan, babayaran mo yun sa amo mo. Ngayon, ako sabi ko, bakit ako magbabayad? Wala akong pera. Saka sabi ko, kung ayaw niya akong pauwiin, ako ang bibili ng ticket ko para makauwi lang ako. Kasi ang sabi ko talaga, hindi ko na kayang magtrabaho at hindi ko na kayang makisama sa amo ko at hindi ko na kaya ang ugali ng amo ko. Yun lang ang ibinitawan ko sa kanilang salita, wala nang iba. Good news pala ay nabanggit ng OWA natin, naka-receive tayo ng text message sa kanila na binigay na rin ng amo mo yung 5 buwan na hindi mo pagkakasahod. Tama po? Yes po. Bali yung 5 months bago ako umuwi and then bago nangyari yung dinala ko ng amo ko sa embassy ng Polo Jordan. Ngayon nakuha po namin yung sinaman din po ako ng Polo Embassy. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Sir Shadi and then sa lahat ng Polo OWA kasi hindi nila ako pinabayaan dun kahit sobrang hirap. Pero nandun sila kasi obligasyon nilang tulungan ako kasi talagang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng nandun sa mga kasama ko sa shelter kasi nung araw na yun wala akong kagamit-gamit. Kung ano yung dala kong damit yun lang pero binigyan nila ako ng gamit, pinakain nila ako, pinaligo nila ako. Halos sinabihan nila ako na huwag ka nang mag-isip kasi nandito ka na sa shelter. Unang-una safe ka na, yun ang sinabi nila sa akin. Sir Angelito, anong mensahe mo sa asawa mo? And ngayon na panibagong buhay na kayo dito, ano yung mga maipapangako mo? Ngayon nga nakikita ko pa yan. Gusto ko bumalik yung katawan niya, yung masawa. Kaya pag bibili kami yung vitamins para bumalik yung katawan niya. At saka ililibang ko rin muna siya. Kami anong klaseng libang ba yan, sir? Magagala-gala para mapag-isip-isip siya ng ayon. Hindi kasi yung laging bukang bibigyan yung amo niya, yung dinanas niya. Gusto ko mawala yung sa isip niya. Ayun ang gagawin ko para sa kanya. Kailangan ni ma'am ng kispirin sa kaya kapsul. Yeah! Tama ba ako, sir? Woo! Dalawang gabi ng gano'n. Dalawang gabi na daw, ma'am. Tama ba? Siyempre, na-miss din namin yung isa't isa. Saka yung bonding namin bilang mag-asawa. Kasi halos 9 months, puro lang talaga siya call lang, text. Pero nandun pa rin talaga yung homesick. Kaya kailangan din, kahit papano, mag-bonding pa rin. Kasi nandun yung pagmamalang isa't isa. Ayan, kami po ay masayang-masaya, ma'am, nila Senator at nandito ka na. So, ilalapit naman namin kayo ngayon, ma'am, sa OWA para kung ano pa po ang pwede nilang may assist pa sa inyo and dun sa gamit ninyong naiwan, kung kaya pa nating makuha, ay gagawan po natin ng paraan yon ngayon. Ma'am Princess, ngayon nandito na tayo sa OWA natin dito sa Kalamba. Kasama na natin ngayon si Ma'am Maricine Paniero, ang ating OIC ng Programs and Services natin. Tutulungan niya tayo, ma'am, kung ano pa ang may offer ng OWA, ma'am, sa inyo, lalo na't kayo po ay nabalik na dito sa Pilipinas at nagbabalak na rin mag-for good dito. So magandang hapon po, Ma'am Maricine. Magandang hapon naman. So ma'am, unahin natin, ma'am, no, yun nga pong nangyari kay ma'am na namaltrato, napahirapan sa ibang bansa at nag-decide na pong umuwi dito sa Pilipinas at sa tulong po ng OWA, napauwi natin siya at ng programa ni Senator. Ano pa ang may offer ng OWA to help and assist si Ma'am Princess na ating OFW? Bilang napauwi agad siya na hindi tapos ang kontrata at kumbaga nagkaroon ng sudden loss ng employment, so nagbibigay po ng assistance ang OWA for the livelihood assistance ng Balik Pinas Balikanap Buhay Program. So ito po ay 20,000 na binibigay sa kanila and nag-undergo muna sila ng entrepreneurial development training for this. Isa pa, ma'am, sa nabanggit ni ma'am ay umuwi siya dito talaga, wala siyang gamit dahil ayaw daw ibigay ng employer. Paano pa natin siya ma-assist, ma'am, na mabawi? Kung mababawi pa natin, maibalik dito sa kanya yung mga gamit. Iko-coordinate natin yan sa kanyang local agency, yung Placewell, para ipapatawag natin sila para magharap sila at maiapila natin na maiuwi dito yung kanyang mga natitirang gamit. So, ipapatawag natin sila dito sa opisina. Ganun na lamang, ma'am. Continuous lang po na imo-monitor natin to, ma'am, no? Hanggang sa mabawi, hopefully, makuha natin ulit yung gamit nyo. And, of course, pinaka-importante yung i-offer ng OWA sa inyo, ma'am, na livelihood assistance. So, again, ma'am, thank you so much, ma'am. And, hopefully, marami pa tayong matulungan ng mga OFW natin. On behalf of Senator Rafi, thank you po. Thank you so much po. Asahan nyo po ang aming agarang aksyon para sa mga services intended for her.
By the way, bukod doon sa livelihood assistance na ibibigay ng OWA, meron kaming immediate financial assistance na ibibigay sa iyo worth 10,000 bilang panimula sa ngayon kasi wala kang trabaho. Ito, 10,000. O, nagpapasalamat po ako sa binigay nilang panimula sa akin ngayong araw na ito na galing po sa OWA. And then nagpapasalamat din po kay Senator Rapi Tulpo and then kay Sir Arnel Ignacio sa lahat-lahat po na tumulong sa akin. Maraming maraming po salamat.